Hi guys, welcome back to my channel. It's been a long time nagawa ako ng video and naisip ko na i-share ko sa nakikita niyo sa title ko is my birth story and syempre tips na rin para sa normal delivery. Sa mga soon to be moms dyan, congratulations! Kaya sinishare ko tong story ko or yung birth story ko para hindi kayo matakot. Kaya meron kayong makuha ang tips sa akin or based from my experience na na-share ko sa inyo. One year na nakalipas. Last year ako naman ako, May 2019. Ang estimated due date ko is May 31, 2019. So, nang manak ako ng mas maaga. So, 38 weeks ko siya napanganak. And the date was May 15, 2019. Last na check-up ko sa OB ko is May 10, 2019. And sabi niya sa akin noon na anytime after ng May 10, pwede na ako mag-alak. Maglakad-lakad na daw ako, ganyan. Sa walk ng long ng walk, hanggang sa mapagod ako. Tapos, pahinga, tapos lakad ulit. So, lagi ako naglalakad nun talaga. So, talaga ako naglalakad. Then, noong May 14 ng gabi, nagkakontrakontrak ng tiyan ko. Sumasakit na siya, pero hindi naman siya yung talagang pain. Pero hinayaan ko siya, baka kasi forced contractions lang. So, noong May 15 ng madaling araw, sumasakit na yung tiyan ko noon. Pero sabi kasi ng OB ko sa akin, para hindi nga masayang yung pagpunta niyo sa hospital. Ang titignan niyo is yung tiyan niyo. Pagka tumigas na siya, kung ano nag-feel na tumitigas na siya. Tapos, every 10 minutes yung pagtigas niya, with or without pain, is possible na pwedeng makamakas. So, ako nung May 15 na madaling araw, tingnan ko yun, chinek ko yung sarili ko. So, every 10 minutes, chinek ko kasi sumasakit na siya. So, nag-contract siya. Every 10, after 10 minutes, sumakit naman. For 1 hour, tinest ko yun. And after that, tinest ko na yung OB ko. Kasi sinabi ko sa kanya na yung mga every 10 minutes, chinek ko, tapos sabi na pumunta na ako sa hospital. So, nung pumunta na kami sa hospital, ang dala-dala lang namin is yung bag ni baby. Kasi yung gamit lang na hinanda ko para sa kanya. Kasi yung nadala lang namin na para sa amin is t-shirt lang, pants, and yung mga basta kailangan lang. Hindi pa yung pang ilang days. So, nagdala lang kami yung para sa baby. So, nung pumunta na kami ng hospital, and pagdating namin doon, so, pinag-fill up doon ng nurse doon sa asawa ko. Yung form para hindi na ako magsusulat. So, pinapasok lang nila ako sa loob ng delivery room or din sa mga anak. And, pinag-check, pinag-ease mo na nila ako. Tapos, pinatanggal ako ng jewelry, ganyan. Tapos, inay-ina ko. Yung inay-ina ko, chinek na 3C. 3C na pala ko naman. So, nung after nung 3C na yun, okay, sabi sa sarili ko, manganganak na talaga ako birthday. For that day. So, ang nangyari na noon is, hindi na, mag-vlog sana ako, gusto ko mag-video, pero hindi na natuloy dahil hindi, sobrang bilis na pangyari, hindi na biglaan din talaga yung panganak ko, na manganganak na talaga ako. Mabuti na lang hindi ko na inabot na pumutok ng water. Kasi pag nangyari yun, kung inantay ko pa yun, baka mas stress yung nangyari. So, mabuti na lang nakarating na kami ng hospital ng kahit ng 3CM. Chinek na rin chan ko, tapos in-interview nila ko sa mga yung mga papers nila sa akin, yung mga papers na check up ko nung pregnant ako. Pinafill up nila ko ng forms, sign, pero mostly silang nasusulat kasi ayaw nila siguro na mamahirapan yung mga patient. So, nakahiga na ako, tapos tinurukan na nila ko ng dextrose and then chinek yung tiyan ko, may parang nirap sa tummy para ma-check yung heartbeat ni Amy kasi nakikita yung parang ganun yung heartbeat ko. Parang 6 a.m. ko sila na nakarating yun, so 6 a.m. 3 a.m. na ako.
Tapos, mga 8 a.m. parang nasa 5 cm na ako. Tapos, kasi sobrang sakit yung pain. Parang siyang, parang every contract niya, parang siyang ginaganong yung chan. Tapos parang period cramp siya na parang 10 times, more than 10 times by second. Tapos parang mapapahawa ka na lang talaga dun sa kama. Nakakaganong ka. Kasi sobrang sakit. Pero, syempre, huwag na huwag kasi sigaw. Huwag na huwag kang magpanic every time na sasakit siya kasi mas mapapagod ka lang. So, mga sandali lang naman yung pain eh, siguro. 1 minute, 2 minutes, parang. Pero yung 1 minute na yung parang ang tagal. So, mga parang 9 a.m. pata yun o 10 a.m. Nasa 5 cm na ako. Tapos dumating yung OB ko, inaayinol ako, ganyan. Tapos, nung time na yun, tinanong nila ako at ako kung nagpupo na daw ako ng morning. Tapos sabi ko, hindi pa. So, mayroon silang tinurok na parang kapupo ka. And then, parang nagpupo na. And then, kasi nag-epidural ako. So, sobrang sakit talaga. Hindi ko talaga kinaya, mom. So, tinurokan ako sa likod. Parang hindi naman ganun kasakit. Dun sa may buto. Masakit siya, pero mahigpil mo parang in-injection, pero sa likod. Pero hindi lang. Tapos yung sa may gamot na pinapasok, hindi lahat. Kasi sabi nung anesthesiology, hindi ka pwede lahat ilagay yung gamot mo na dahil baka hindi mo maramdaman yung tummy mo na mag-contract. So, 12 p.m, parang nasa 9 cm na ako. Ay, sabi nung doktor na, ay nung OB ko na, malapit na. So, dun lang niya, hindi ko sure kasi kung 7 cm, 8 cm, o 9 cm niya, pinutok yung water ko. Basta pinutok niya yung water ko nung medyo malaki na. So, may water na lumabas. Tapos, nung 11 cm na, dinala nila ko dun sa mismong saan ko ilalabas si baby. So, basically, nasa po sa 8 hours yung buong month, buong labor ko. So, nung around 2:30 p.m. dinala na nila ako doon sa delivery room. So, nandun ako sa delivery room, nalipat nila ako ganyan. Tapos, maraming mga tao doon eh. Nandun yung OB ko, tapos yung parang yung assistant na OB. Tapos, nandito yung iba mga nurse. Turuan ka nila. So, nung malapit na, kasi sobrang sakit na niya. Gusto ko na talaga doon siya ilabas. Sabi nung anesthesiology, pwede na daw niya ilagay lahat ng gamot din sa epidural. So, after ilang minutes, nung naging ready na lahat, pinahiray na nila ako. Tapos sinasabi nila na inhale, hold, and push. Sinasabi nila ganun para malabas mo siya. Tapos tutulungan ka nila na yung igaganin lang siya na para lumabas si baby. Tapos, noon na hindi ako nagpupuro dito lang daw, kaya isipin ko daw na parang tumatay ka. So, nung umira na ako, parang 2:30 kasi ako nag-start na umira. So, nung nalabas ko siya, 2:53, so parang 20 minutes nalabas ko na siya. So, mabasta si baby, parang hindi ko basta biglang ang bilis ng pangyari, lumabas na siya, tapos medyo nag-blurred out na yung paningin ko nun kasi parang may, para makasleep, parang napagpahinga, may in-inject. So, nakatulog din ako after ilang minutes. Pero nakapag-picture pa. Napag-picture pa kami. Nakatulog ako, hindi ko alam ano yung nangyari. Pag-ising ko, nandun kami sa parang mother and baby room muna. Hindi muna kami dinala dun sa mismong room namin. Nasaan kami nakakantay. Tapos mga 8 na ako nakaakyat dun mismo sa room na lang namin. Nadala-dala ko sa baby. Pagkagising ko, iba na yung damit ko, ganyan. Nata kami ni baby sa room. But, okay. So, nag-stay kami dun mga, dapat 3 days lang, nag-extend kami ng isang araw dahil parang may mga papers pa na tinapos. Tapos yung certificate ng baby, ganun. So, yun yung birth story ko. Bilis nung pangyari kasi May 15, dapat May 31. So, hindi ka talaga kami ready. Pero, based sa experience ko, kailangan pag month mo na talaga or the month before na ng due date mo or month ng due date mo,
dapat i-ready mo na yung gamit nyo, yung gamit ni baby. Kaya yung araw na yun, bumalik, the next day, bumalik pa ulit si yung asawa ko sa bahay para kunin yung mga gamit namin kasi kulang. Kaya kailangan maging ready. Anytime kasi pero pag nanganak na. Para pag diretso na naman sa hospital, dala-dala niya na yung bag na naka-ready. Kasi ang na-ready ko lang yun is yung kay baby pa lang. Hindi pa talaga ako makapag-ready ng mga yung sa aming dalawa. Nandito kasi si baby. Tips ko para maging mobile delivery. Yung number one, maglakad-lakad kayo palagi pag malapit na kayo na. Tapos maintain na healthy diet kahit pregnant ka. Pangatlo, dapat mag-take your vitamins palagi. Number four, mahindi kayo sa mga advice ng OB nyo. Sila ang nakakaalam ng anong dapat mong gawin dahil sila nung dyan simula nung naging pregnant ka. Huwag kayo mag-take ng mga drinks na hindi pwede. Like coffee, hindi pwede yun. Milk tea, pinabawal din ako. Too much ng juice, ganyan. Pero alam ko, okay lang yan. Pero kasi sa akin, sabi ng OB ko, work daw. So, more on water talaga. And, hindi talaga ganun lumaki yung tiyan ko. Sakto lang din talaga. Hindi siya yung sabang laki, hindi rin yung tiyan sabang laki. Kasi, mas okay na yung saktong laki lang yung tummy mo para, or si baby, para paglabas, maging normal. Kasi may mga times, diba, na hindi mo naman talaga maiwasan yung mga mangyari na hindi talaga possible na maging normal delivery. So, pag-isip mo ng positive na maging normal delivery ka, yun talaga ang pinakamalaman. And syempre, mag-pray ka kay Lord na sana yung normal delivery. And syempre, pag-sabi mo si baby habang nasa tummy pa siya, sabihin mo siya, ganyan, yung mga gusto mo sabihin sa kanya. Kasi nakikinig yan. Dapat happy ka lang din habang you're pregnant. Enjoy mo lang yung process. Enjoy mo lang yung months. Kasi pag nandiyan na si baby, ayun na, nandiyan na yung hirap. Pero syempre, happy pa rin. Syempre, nilabas mo yung baby mo. Lahat ng mga mami dyan, huwag kayo matatakot or kung matatakot man kayo na sa labor. Kasi ako rin, natakot din talaga ako bago akong mag-labor. Lagi ako nag-search sa YouTube, nagtitingin din ako ng mga labor experiences. Nag-search din ako ng mga kung ano yung maging pain ba talaga, ano yung feeling ng panganak, ganyan. Pero dapat calm ka lang. Tapos, isipin mo na lang na kailangan mo ilabas si baby. At kung ano man yung pain na maramdaman mo, maging worth it lahat yun. Kung ano man yung mangyari, huwag kayong kakabahan. Huwag kayong mag-worry. Tapos, lagi lang kayo mag-pray. Pray lang kayo palagi. And, syempre, trust niyo yung sarili niyo. At maging positive kayo na magawa niyo yun. Enjoy. Pag lumaki na si baby, enjoy being a mom. Because it's the best, 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 best thing ever. So, yun lang. Kung may mga gusto pa kayong suggest, or baka may mga nakulang akong sabihin, sabihin niyo lang sa comment box. And don't forget to like my video kung nagustuhan niyo. And then subscribe naman kayo para pag gumawa pa ako ng more videos for mommies and our experiences or kahit ano, ma-update kayo. So, yun lang. Thank you. Bye-bye. We'll be right back.